spot. Yes. Oh, wow. Oh, dang, my rap. Oh, dang. Breathing. Wow, impressive. Working on her dynamics. Nice. Kusa yung placement sa dulo. Haba ng hininga. Hello guys, Low Philippines, Southeast Asia, fans of The Clash, everybody, thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today, as you can see, we'll be reacting to another set of performances from The Clash. This was just last Sunday, and today is actually Tuesday na, so medyo nalit tayo ng konti kasi nga marami tayong ginagawa and nag-work din tayo. But anyway, we have five performances here, and I know na isa sa kanila ang umuwi na, so hindi ko lang alam kung sino. Please tell me in the comment section down below, and tell me what you think. Okay, so mag-start na tayo. Unang-unang pakinggan natin ay yung performance ni Isaac Zamudio. Okay, so si Isaac Zamudio says here, owns the stage as he performs This Is The Moment. Okay, love the song. I'm also singing this song. This is the moment, this is the day, when I send all my doubts and demons off. Ganda ng diction niya. Ang dami kong narinig before na yung demons, hindi na-pronounce na maayos. Si Isaac, magandang ginawa niya. And I can hear na prominent yung vibrato na dito. So medyo kakaiba kagad yung dating ng version niya sa akin. Okay. Give me this. Okay, let's go. And the timing. Oh! Wait lang, walang ganun dun sa original. Okay? Ginawa niya ng sarili niyang kulot. Okay, wait lang. Sorry, yung my gods, mali yun ha. It could have been my god lang or the gods. Pero yung sa kanya, nakumbine yung yung dalawa, so naging my gods. Minor lang yan. Love that, yes. Isa pa. Yes. Oh my gosh. Mas nagustuhan ko yung latter part ng performance niya. Mas nag-shine siya doon. And ang ganda ng song niya. Great song choice. So, yung kinanta mong yan ay talagang binigyan mo kami ng moment. Nagbigay ka rin ng isang malakas na momentum, at dahil dyan ay lalo na sa suot mo ay bibigyan kita ng monument.
Witty, ah. Nagilas talaga. Congratulations sa'yo. Thank you po. Isaac, noon pa man na sa mga nakaraan natin ng mga rounds, talagang gusto mong patunayan na makakarating at makakarating ka sa puntong ito. Dito sa round na to. At pinamalas mo sa amin na deserve mo naman talaga na nakarating ka talaga dito sa fifth round na ito. Kanina sinabi ko, for a singer to be able to impress me, the singer has to bear or speak his soul to my heart. And I think you did that to me. Wow. Coming from Asia's Nightingale, Lanin Salucha. It was, really. You sang very well. Your heart was in it. Ang inahanap ko lang pa later on is how does one singer make a song his or her own talaga? Yes, na nakita ko na kinulot mo ng konti sa dulo, ganyan. Hindi ko sinasabi na baguhin nyo lahat. Pero parang paano pa mo may improve ang isang song na maganda na? Pero maganda yung performance mo, given. So we wait for the next challenge. Let's see how Zyreen does. So thank you for that performance. Thank you po. I think I understand what Christian was talking about, you know, because this song nakaangkla na talaga kay Eric Santos eh. So despite the changes na ginawa ni Isaac and considering his tone na sobrang different din talaga, pero nakulangan pa rin si Christian Bautista, and we can't blame him. I mean, the song really is anchored kay Eric Santos, yung datingan. But then, good try kay Isaac, and I personally love his version. I love yung ginawa niya sa dulo lalo, yung binali niya, tapos may mga risky na mga moments. And we need that for a competition. Kailangan makita ng mga tao na ginagawa mong lahat, you know, for people to really love you. Okay, so great job, Isaac Zamudio. Konting-konting improvement lang dun sa ano mo, sa lyrics mo na combine mo kasi yung dalawang versions. Kasi I think yung version ni Martin Rivera, the gods yung sinabi niya, or my god, tapos naman yung kay Eric Santos, the gods. So parang siguro na rito si Isaac. Pero that was really minor, hindi nga napansin ng mga judges. Okay, next na kakanta si Zyreen. Ito kalaban to ni Isaac Zamudio sa round na to, as I've heard kay Christian Bautista. So pakinggan natin yung version niya ng song na to na nag-iisa na naman. Hindi ko alam yung song. Tagalaguna pala siya. Oh, wow. Oh, dang, may rap. Oh. Goodness. Okay. Something new from her. Okay. Before anything else, I think there
was a shocking moment there. Nag-rap siya. And I personally don't know this song talaga. Ano ko sa inyo? Alam niyo ba yung song, guys? Tell me in the comment section. And yung song niya, nag-progress naman, pero hindi siya dumating dun sa ini-expect ko. Alam mo yung kung lalagyan ng score, parang maaga siyang umabot sa 90. Kung 100 yung perfect score, parang umabot siya sa 90 kagad. Like, you know, hindi pa tumagal. Tapos nag-stay na lang siya sa 90 hanggang sa dulo. Parang ganun yung dating sa akin. Hindi na umakit ng 95 or more. So, depende na lang to sa mga judges kung ano yung pagkarinig nila, ano yung nakita nila dito na maganda kay Zyrene. For that performance to be able to defeat yung ginawa ni Isa, kasi si Isa kanina nag-moment eh. Nag-gawa talaga siya ng moment. And timing din sa song niya, this is the moment yung title. And yeah, I'm interested to listen to the judges. The P-pop sweetheart, Zyrene Siervo. Swagger. Swagger. All right. Clash panel. Okay, hi Zai. I would have wanted some notes cleaner at mas lapat, honestly. Pero at least binibigyan mo ng identity ang sarili mo na makilala ka kung sino ka talaga, and then later on. So now it's tough for me kasi parang kanina si Isaac, parang nag-perform siya and then hinanap ako ng identity, and then you, here's identity, and then ibabalance ko ngayon sa performance. So, magpe-pray ako. Magpe-pray. Judges, ano po sa inyo? Zyrene, unang-una, napaka-unpredictable ng mga choices ng song mo. Kumbaga, gusto mo talaga maging iba and unique. So, yun yung gusto ko sa'yo. And now nakita ko na you have a strong performance. Talagang parang sinasabi mo sa sarili mo na, yes, gagawin ko lahat yung best ko today. Okay, alam ko na each time na kakanta ka, talagang gusto mo kaming i-impress. Sa mga nakaraan naman, nagampanan mo yon. But for some reason, I wasn't swept away. Nakita ko naman talaga na nag-perform ka lahat-lahat. But for some reason, parang hindi ako nakakonnect. Hindi ko lang ang connection, no? Yung aking observation. Okay, but Zyrene, you still sounded good and you can sing. So, don't stop singing, okay? Next na performance natin is from Liana Castillo singing, ano to, A Song For You, okay? Ito ba yung song na iniisip ko? Yeah, it is. Oh, dang. Dang, she went down. With 10,000 people watching. Detalyado siya. Ang abalik ako nandun. Ang ganda ng detalye nandun. Surprisingly, mga donos niya, in fairness, no? Malupong. Just like that. Okay. Oh, damn. Breathing. Wow, impressive. Working on her dynamics. Great showcase of soft notes at the end.
great balancing factor to. Wow! I love it, Liana. Liana Castillo. Ang linis na rin kumulot at dumetalye, so I love it. Tingnan natin yung sabi nila. Liana, nakabahan siya. Mo, parang wala ako sa contest. Hala. At saka... Bakit naman? Huy! Tanungin mo bakit. Bakit po? Kasi mas na-impress siya sobra. Bakit kasi parang nanood ng concert. Ay, at okay. Saka, hindi ako na-impress kasi sobrang na-impress. Pa-effect kasi ay. Lalong-lalo ng unang-una mo siyang kinanta. Na-impress talaga ako. Sa dami ba naman niyang ginawa doon ng mga detalye? Ang ganda ng version niya, Fairness. Pinapangiyak talaga kita. Congratulations, baby girl. Ang cute niya. Magaling. Thank you. Great job, Liana. Ayaw namin kasing maniwala na baby girl ka eh. Pero kasi ang cute niya na magsalita. Once na kumata ka na, iba na eh. I've been so many places. Ganun ka. Kung nagtatransform ka, hindi ko alam kung anong may sabihin sa'yo. Nag-iiba, parang Queendom to eh. Ano bang agi matang... Naalala nyo pa naglalaro sila, Hannah, sila, Jessica, sila, Marian, sila. Yung mga Queendom, ano parang mga bata. Makukulit, masayahin, pero pag kumakanta, mga halimaw. Kagigil, di ba? Maganda yung performance mo. I love it. Pag nagko-control ka ng boses mo, tsaka yung mga runs ng mga notes totoo. Mo. Although, meron lang mga konting mga, alam mo, yung mga rough edges, but kumbaga mapapatawad. Mm-hmm. Kasi nakikita ko naman yung wholeness ng iyong performance. Thank you po. Mm-hmm. It was also a very, very captivating performance for me. At ang lumabas sa akin, you look like a singing princess when you were singing. And talagang you captured us with your performance. So thank you for that. Thank you. Nice. Okay, yung susunod natin is Jerome Granada. Okay, let's go. Lie, one of my favorite songs to. Okay, let's go, Jerome. Magaling din to eh, so mahirap to. Yung laban nila ni, ano, yung babae, ni Lian. Sana all guwapo. Life was nothing but another song. But now I know the meaning of true love. I'm leading on the everlasting arms. If I can see it, and then I can do it. If I just believe it. Oh, wait. Medyo hindi ko ano yung pagkabigkas niya ng if. Parang if, ganun ba? Wait lang ha. Sorry. Napaka-particular ko pero ano siya eh. If I just believe it. Parang nag-stand out yung pagkabigkas niya doon. Ang ganun. Minor lang naman yan. Sorry. I know what he's doing here. He wanted his words to be very clear. Okay, nice, okay. Okay. Ayun na, hala pa. Doon taas. At parang may nagsasound. Labahan ako. Parang may nagsasound kasi sa labas. Parang may nag-open ng window. Tapos yung tinanan ko, wala naman. Sorry guys. Ba't naging horror tong ano ko, vlog ko? Okay, let's go. Nice! Gusto ang placement ko sa dulo. Haba ng hininga. Balladeer na balladeer siya, no? Belter din siya. Wow! Balladeer Charmer! Balladeer Charmer pala yung pangalan niya.
Ano kasi, may itsura talaga siya. Okay, gusto ko lang sabihin na I would have wanted him to sing a different song. You know, this song is known for its kulot. He has the range, pero yung kulot hindi naging tugma ng ganun ka sakto sa style niya. I would have wanted him to sing something like Luver Vandross, you know, may mga kulot pero hindi sobrang kagaya nitong I Believe I Can Fly. And yeah, I think he did well naman. It's just that importante sa stage na to ang right song choice na talagang swak na swak sa'yo para ma-impress mo yung mga judges. Pero we'll see kung ano yung nasasabihin ng mga judges. Granada! Wow. Artista, ito pang kingdom tong si Jerome. Feeling namin, lilipad na rin kami. Yes, tama. We can fly. Alright, pakinggan natin ating Clash panel. Correct, tama ka dyan, Shuli. Talagang hindi ka lang lumipad ngayon, Jerome. Talagang nagpasabog ka sa amin sa iyong performance. So, Jerome, sa susunod mong paglipad, sasama ako sa iyo para hindi na ako dumaan sa immigration kasi wala akong yearbook. Hindi okay. Ka magpaparinig today. So, thank you for that very excellent performance. Thank you for flying with us. Parang airlines. Ano ba to? Airlines? Thank you for flying with us. I-air. May napapansin ako sa mga kanta today. Wala lang. Yun lang gusto ko sabihin. Yun lang. Basta may napapansin ako sa mga kanta today. Kasi sabi niya sa akin, ano ba naman yung mga kantang yan? Yan lahat ng mga kantang yan ang nagpatalo sa akin. Ay, oo nga. Yung okay, sa Star okay. Na Million yata. So, Jerome, you did very well, okay? You sang very well. Dun sa beginning lang ng song, so be careful lang with the word if, alright? Napansin niya, Christian. Second, napaka-importante ng lyrics, ng stanza sa akin for this song. This is just my personal take rather than the chorus. Kasi mas yun yung, sa first stanza, yun yung hinahanap niya talaga. Am I worthy? Am I worth it? Kaya ko ba? Nakikita ko ba? Do you see yourself on stage after this contest performing? So hinahanap ko yun sa first part. And then I saw it. Nakita ko doon sa second part na talagang you really want it. Napapansin ko, for this season, madalas tumitingin sila sa atin. Since tumitingin nga kayo sa amin, nababasa namin kayo kung totoo ang pinapakita niyo sa amin or hindi. So from the very, very beginning, show us that desperation, that want. Show that desperation. Fly or move or that heartbreak. Pakita niyo talaga. Kasi pag na-feel namin yan, ma-feel yan ng millions and millions of viewers worldwide. Thank you. Yung una kong nadinigyan kay R. Kelly, parang solved na ako eh. Diba? Parang lahat na talagang, lahat ng mga texture na dimension at saka yung mga, alam mo na, syempre pag mga black singers, diba? Talagang very, very soulful at saka kung saan man sila lumiko, kaliwa kanan pataas, pero pag bumagsak dun sa tama pa rin. Yun ang somehow na hinahanap ko din kapag kinanta ang isang I Believe I Can Fly, na sana mapantayan yun. Hindi man mapantayan, bakit hindi, mas lagpasan. Doon sa nakita ko naman sa'yo, nagustuhan ko yun kasi yun yung nababagay sa'yo. So, para sa akin naman, sarili niyang version. I love you pa rin. So, I'll see you on your next flight. On your next flight. Okay, we're down to the last performance yata from Jerome. Oh! So, dalawa yung performance niya. So, malamang siya yung natalo. Siya yung natanggal. Ay, hindi. Yung natanggal yung kalaban niya. Oh, sarili pala yung kalaban niya. Hindi pala si Lian. So, si Zyrene yung natanggal. Tell me guys, ha? Mas bagay sa kanya yung mga ganito. Mas nagsashine yung boses niya.
Diba ano to? Church song to? Ito ang hinahanap ko sa kingdom din na nanagoses. Nice! Malinis siyang mag-ballad songs. Nice. Ano ng range niya? Nice bro, oh my gosh. Oh wow, he gave it his all, yes sir. So yung natanggal nga siguro is si Cyrene, and I think malaking factor yung song choice niya doon. It doesn't mean na hindi siya marunong kumanta or pangit yung boses niya, magaling pa rin siya. It's just that importante kasi din talaga ang song choice, lalo na sa stage na to na konti nilang sila, and lahat ng kahit anong pwedeng mapuna sa mga performances nila ay pupunahin talaga ng mga judges at kung hindi man ng mga audience. Anyway, good luck sa iyo, Cyrene. And good luck din sa mga nag-move on sa competition na to. And patindi ng patindi next week, for sure. Mas grabe ang mga performances kasi pakunti sila ng pakunti. And mas nakikilala ng mga judges and mga audience ang mga boses nila and ang mga strengths and weaknesses nila. So laban kong laban na talaga next week. Good luck sa inyong lahat and excited na kami. So there you go guys, thank you so much for watching. If you got more videos that you guys want me to react to, just let me know in the comment section. You can also send me your messages and requests via Twitter, Instagram, Facebook, Patreon, TikTok for all Fe. Description box right down below. And if you like this video reaction, please don't forget to give this video a thumbs up. Also please don't forget to subscribe because it really means a lot to me guys. Thank you all so much and I hope to see all of you guys in the next video. Bye.